Okay, so what's up? Start na tayo ng Numpy, sa pagbivideo sa Numpy. So, kailangan din natin to ng kaunti sa machine learning. Meron na ako ditong gawang notes sa Numpy. Nandun na rin sa aking GitHub. Wait lang. GitHub. Numpy. Yeah, may notes na ako dito, Numpy. Pero, gagawa ko ng separate na folder para sa machine learning. Yung mga pagbibideo ko sa machine learning, yan. Tapos ito, NumPy. Yan, nagagawa-gawa ko ngayon ng mga notebooks. Okay. So, NumPy array versus Python list. Okay. 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 So, kinuha ko siya dito sa sources na to. Kung ano, yung mga code lang na to. So, ang advantage ng NumPy array kaysa sa Python list ay sa size, kasi mas mababa yung space niya kaysa sa Python list. Sa performance, kasi mas mabilis siya kaysa sa list. Tsaka, functionality. So, SciPy and NumPy have optimized functions such as linear algebra operations built-in. Makikita nyo yung kung ano yung operations na yun. Okay. So, sa una ay, sabi dito ay, NumPy data structures take up less space. Ano? Kasi yung pinagkaiba kasi dito sa NumPy array, alam nyo ba yung array na data structure? Kasi pag nagsisave siya sa memory, sunod-sunod siya. Yan, ganun o. Memory location, sunod-sunod siya. Pero yung Python list, memory location. Memory allocation. Hiwa-hiwalay siya kaysa sa Python, sa ano. Ito, parang ganito. Ayan. Wait. Saan ba yun? Ito. So, data structure takes up less space. Tsaka yung performance niya, ito yung para din sa performance niya. Bagal na internet, may nag-upload yata yung kapatid ko ng ano. Sa YouTube. Tanong ko. Kay! Hey! Nag-upload ka? Yun, nag-upload. Kaya pala sobrang bagal. Ang bagal ng internet. Wala, hindi ako makapag-internet. So, pagpasensyahan nyo na. Okay. So, kaya naman. Ang bagal ng internet. Pero sige, intayin ko lang siya mag-load. So, sa size siya kasi yung memory allocation niya. Ayan. Kasi sa NumPy array, sunod-sunod siya yung memory allocation niya. Pero sa Python, kung saan-saan siya nag-allocate, tapos parang meron siyang pointer. Kumbaga, nag-allocate pa siya ng konting memory para makapag-point dun sa sunod na element. Yun, kaya meron pang, nag-take din siya ng konting space dun. So, mabagal yung internet, nag-upload yung kapatid ko. So, yan. Ganun yung itsura niya. Pagpasensyaan niya na. So, import natin yung, okay, sa so performance, mas mabilis siyang i-access sa list. Okay, kasi sunod-sunod naman siya eh. Tapos, dito naman sa functionality. So, titignan natin siya mamaya. So, sa so size niya ay, so import natin to. Ano natin to, yan. So, import natin NumPy, yung time, tsaka system. Import sys para makuha natin yung size nung ito, object yata na to. Pero ang alam ko ay get size of i to, printing size of each element of the list. So, mga number lang naman to. Tapos, so, ito yung ano. Tapos, size of the whole list. So, yung size ng individual, tinimes mo sa length ng list. So, 1,000 yun. And then, nag-declare din tayo ng NumPy array. So, ganito yung pagde-declare ng range ng array dito. So, np.arange. Tapos, pagpiprint mo ng size ng each element ay that item size. Yan. Okay, so nawala na internet dahil nga nag-upload yung kapatid ko. Ayan. No internet, kung mapapansin nyo dito.
Tapos size of the whole numpy array ay subuti na lang nasa localhost ako. Tapos numpy array that size of whole array times okay. So tinimes lang dun sa each item. Okay. So i-run niyo na lang to sa inyong Jupyter notebook. So run natin siya. So size of each element of list ay 48 bytes. In list in bytes. 48 bytes pala 'yon. 48 bytes. Oh. Okay, 32 bytes ba 'yan or bits? Oh, sige, baka oh nga, baka bytes nga 'yon. Ano ko kasi bits eh. So, itatayin mo lang siya. So, 1,000 siya. So, 48,000 bytes. Tapos, compared sa numpy array ay 4 lang, 4,000. No? So, mas mababa talaga siya. Tapos, yung performance naman niya ay... Asan? Performance. Okay, nag-ano na. So, ang ginawa ng... Ang nangyari dito ay nag-declare tayo din tayo ng... Ditong size na to. Ilan ba to? 1 million. Range na 1 million. Tapos, oh, gusto nyo makita. So, list 1. Hindi, ito. List 2. Arrange lang. Pero pag ginawa mo tong list, yan, hanggang 1 million niya ito. Oh, hindi niya pinakita, pero hanggang 1 million yan. Tapos, so, nag-declare lang muna pareho sa list. Tigdalwang list. Tapos, itong initial time para lang mag-start yung time mo. Ginawa mo dito, imu-multiply mo yung kumbaga point-wise. Ano? Query ay 1, 2, 3 tapos 1, 2, 3 kumbaga imu-multiply mo tong 1 sa 1, 2 sa 2, 3 sa 3. Parang ganun. Ganun yung ginagawa nito. Itong list, naka-list comprehension siya eh. For AB, ito yung zip ay para magkasabay lang yung dalawang list sa pagpo-for loop. Tapos, minultiply mo pareho. Then, piprint mo lang yung kung ano yung time niya. Ano? Time na nag-start. Ito. Time na ngayon, tapos minus time na nag-start. Tapos, same lang din dun sa numpy array. So, ganito lang mag-multiply sa numpy. Kaya yun yung sinasabi dito na ito, meron siyang ano, linear algebra operations, yung kumbaga point-wise na operations. Ano? Ayan. Ganyan lang mag-multiply. Same lang din siya ng sagot. Result array. Ano ba to? Result list. San? 1, 4, 9, 16. Ganun din dito sa resultant array. 1, 4. Yan o. Gandulo pa. Tapos yun. Kung mapapansin nyo, ay 0.12665. Pero itong numpy array ay 0.01848. Tapos meron pa ditong isa pang nag-measure din ng time. So, pinagpa-plus niya lang din. Parang ganito, na iba lang ay ito kasi times, ito ay plus. And ipiprint niya yung kung gaano kabilis siya. Okay. NumPy in this example ay 0.5 faster. Parang 7 times faster. Ano? Yan. Ganun lang din ang ginawa. Nireterm yung time. Tapos dinivide mo yung time nung 1 sa 2. Time nung list sa time ng numpy. So, 7 times faster. Pero nag-iba to eh. Yung 33 times faster. Iba't iba yata. No. Ang mahalaga, mas mabilis ang numpy. Tapos ito naman ay have optimized functions such as linear algebra operations built in. So, nawala na naman. Nagka-internet na pero nawala na uli. So, ang mangyari dito ay ano natin, nums. Okay. Kung nakikita nyo to. Tapos, napa-plus sa list, hindi pwede to. Okay. So, kung parang commonly kasi sa machine learning, ipagpa-plus mo itong ganito.
Ang nangyayari dito, pag sa list lang, nag-append siya. Ito. Ang nangyari dito, in-add mo lang talaga. And what if kailangan mo ng ganun, yung parang i-add mo siya point-wise. So, 1 sa 6, 2 to 7, 3 to 8, 4 to 9, 5 to 10. Ayan. So, ang gagawin mo, magpo-for loop ka pa. Tapos, naka-zip. Yung zip function, tingnan nyo yun sa double tree schools. Pinagsasabay nyo lang yung dalawang list sa pagpo-for loop. Tapos yun, i-add mo pa. Pero pag ito, mas mabilis lang siya. Kahit nandito. Na-add na mo na siya. Ganito yung pag-initialize mo. Diba ito yung Python list? Ilagay mo lang siya sa np.array. Tapos yun, magiging numpy array na siya. Tapos pwede mo na siyang i-plus. Pwede din siyang times. Ayan. Makikita nyo pa yung iba't ibang operation sa numpy. Mas malupit siya kaysa dito. So yun, numpy array versus Python list.